Tayo po ay sama-samang manalangin. Banal at mapagbiyaya at mahabagin naming Amang Diyos, kami po na mga namuhay sa pagsuway at kasalanan, kami na mga naging kaaway mo, O Diyos, dahil sa kasalanan, iniligtas mo po kami sa pamamagitan ng pag-ibig ng Panginoon at ng kapangyarihan ng krus, at ginawa kaming mga banal na anak ng Diyos, kahit kami nagpapasalamat sa iyo sa iyong biyaya. Bagaman hindi kami perpekto, ngunit dahil sa iyong walang katapusang pag-ibig, kami ay napuspos ng salita ng Panginoon at pag-ibig at kapangyarihan ng Espiritu Santo at karunungan sa Church upang makabahagi kami sa gawain ng Panginoon at mabuhay para dito. Kaya nagpapasalamat po kami sa biyayang ito. Kami po na mga brothers at sisters na tinubos ng dugo ng Panginoon, kami po ay nagtitipon ng sama-sama sa lugar na ito upang matuto ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship ng sama-sama. Kami po ay nagpapasalamat din, Panginoon, para dito. Sa sandaling ito, pakiusap, ibigay mo sa amin ang salita ng Panginoon at pakiusap, tulungan mo po kaming maunawaan kung ano ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Pakiusap, gawin mo po na ang salita ng Diyos ay maging pagkain para sa aming espiritu. At pakiusap, tulungan mo po kaming mapag-isipan kung anong uri ng tao ba kami dapat na maging sa harapan mo, O Diyos, sa oras po na ito. Pakiusap, hayaan mo po nawa na ang salita na ipapangaral ngayon ay maitanim sa aming puso at espiritu. At sa gitna po namin, pakiusap, tulungan mo po ang bawat taong may sakit at nasa ilalim ng iba't ibang kapigatian. At bagaman mayroong anumang uri ng mga kahirapan, pakiusap, pagkalooban mo po sila ng iyong kapangyarihan upang sila ay tumingin sa Panginoon na tumayo at lumakad tungo sa kaharian ng langit. At pakiusap, tulungan mo po kami na walang sino man ang matisod. Pakiusap, samahan mo po kami sa bawat pagtitipon sa pangalan ng Panginoon sa araw na ito. Lalo na po, pakiusap, samahan mo po si Pastor Johan Rhee at ang mission team na pumunta sa Amerika para sa American Summer Retreat sa sandaling ito. At pakiusap, tulungan mo po ang lahat ng nawawalang kaluluwa na lumapit sa harap ng salita sa pamamagitan ng American Summer Retreat upang ito'y maging kaluwalhatian ng Diyos. At pakiusap, hayaan mo po nawa na ang church ay maitayo ng matatag sa pamamagitan ng missionary journey na ito. Sa oras na ito, ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Lucas chapter 12, verse 54. Verse 54, babasahin ko mula verse 54 hanggang verse 59. Sinabi rin niya sa napakaraming tao, kapag may nakita kayong ulap na tumataas sa kanluran, ay agad ninyong sinasabi na may darating na malakas na ulan, at gayon nga ang nangyayari. At kapag nakita ninyong umiihip ang hanging habagat, ay sinasabi ninyo na magkakaroon ng matinding init, at ito'y nangyayari. Kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit, subalit bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? At bakit hindi ninyo hatulan para sa inyong sarili kung ano ang matuwid? Kaya habang patungo ka sa hukom na kasama ang sa iyo'y nagsakdal, sa daan ay sikapin mong makipag-ayos sa kanya, kung hindi ay kakalad ka rin kanya sa hukom, at ibibigay ka ng hukom sa punong tanod at ipapasok ka ng punong tanod sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas hanggang sa mabayaran mo ang kahuli-hulihang kusing. Ang atin pong senior pastor ay pumunta sa USA para sa American Summer Retreat doon at para sa pagbisita sa mga churches sa USA. Ang West USA Summer Retreat ay gaganapin sa loob ng 4 na araw simula sa Webes hanggang Biyernes, Sabado at Linggo.
At sa USA, ang petsa ay isang araw na huli kaysa sa Korea. Kaya ang summer retreat bukas ay matatapos Korean time. Kaya pakiusap, ipanalangin po ninyo ito at umaasa ako na ang mga churches ay matatag na maitatayo sa pamamagitan ng pagbisita sa USA. Pakiusap, ipanalangin natin ang sama-sama. Kaya ang araw kung kailan siya babalik ay sa July 8 na. Sa Biyernes po yan ngayong linggong ito. Ngayon, pag-aralan natin ang Lucas chapter 12 verse 56. Sinabi ni Jesus sa talatang ito, "Subalit bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon?" Ngayon, ito ang paksa na ating pag-iisipan, ang kahulugan ng kasalukuyang panahon. Sa talatang ito ay dapat nating maunawaan ngayon sa ating henerasyon. Mahalagang makilala rin natin ang oras sa pisikal na paraan. Kung hindi natin mauunawaan ng maayos ang panahon, magkakaroon, hindi natin magagawa ang dapat nating gawin ayon sa tamang oras. Kung gayon, magkakaroon po ng malaking problema. Kaya katulad po nito, kung ano ang pagkakilala natin sa espiritual na kalagayan ngayon, ay iyon ang mas mahalaga. At nauunawaan at nalalaman natin na ang oras ay mahalaga rin. Subalit, may mga bagay na dapat nating gawin na nalalaman ang oras ayon sa kapanahunan, sa tamang kapanahunan. Mayroong mga gawa na ang mga hindi mananampalataya ay dapat gawin spiritually. At may mga gawa na dapat malaman ng mananampalataya ang panahon at gawin ito bilang isang banal. Kaya nga, pag-iisipan po natin itong paksa na ito ngayon. Una sa lahat, basahin natin verse 54 hanggang 55. Basahin natin, sinabi rin niya sa napakaraming tao, "Kapag may nakita kayong ulap na tumataas sa kanluran, ay agad ninyong sinasabi na may darating na malakas na ulan at gayon nga ang nangyayari. At kapag nakikita ninyong humiihip ang hanging habagat, ay sinasabi ninyo magkakaroon ng matinding init at ito'y nangyayari." Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, ang unang maiisip natin ay ang Diyos na lumikha ng law of nature. Madali nating mauunawaan ang verse 54 hanggang 55 kung iguguhit ang lokasyon ng Israel sa atin pong isipan. Kaya dito po, kapag may nakita kayong ulap na tumataas sa kanluran. Kapag may nakita kayong ulap na tumataas sa kanluran. Ang kanluran ng Israel ay ang Mediterranean Sea. Maraming tubig ang pumapailan lang sa init ng araw sa Mediterranean Sea. At ito ay nagiging ulap tapos dumalapit patungo po sa lupain ng Israel. Kaya sinasabi ng Biblia, kapag may nakita kayong ulap na tumataas sa kanluran, ay agad ninyong sinasabi na may darating na malakas na ulan. Ibig sabihin ay maaari nila itong mahulaan. Hindi nito ibig sabihin na mahirap itong hulaan. Sinasabi ng Biblia, sabi dito, agad ninyong sinasabi. Tama ba? Napakadaling mahulaan na may darating na malakas na ulan. At ang kahulugan ng ito'y nangyayari, ang hula ay talagang nangyayari. At sa timog ay ang disyerto ng Saudi Arabia naman. Ang hilaga ng Israel ay kilala bilang Golan Plateau o Golan Heights, na kung saan ay 800 meters above sea level. At sa itaas na bahagi, naroon ang pinakamataas na bundok, ang bundok ng Hermon. Ang bundok ng Hermon sa hilaga ng Israel ay may ilang mga taluktok. Ang pinakamataas na taluktok ay 2,814 meters at ang lugar na ito ay natatakpan ng niyebe. Kaya ang hangin mula sa hilaga ay malamig naman na hangin. At ang kahulugan ng umiihip ang hanging habagat ay mayroong mainit na hangin dahil ang timog ay ang disyerto ng Saudi Arabia. Kaya kapag nakikita ninyong umiihip ang hanging habagat ay sinasabi ninyo magkakaroon ng matinding init. Ito rin ay maaaring mahulaan at ito'y nangyayari. Ibig sabihin, eksaktong mangyayari kung ano yung hula.
Nangangahulugan ito na ang mga tao ng Israel ay maaaring mahulaan kaagad kapag nakita nila ang isang sitwasyon ng kalikasan. May darating na malakas na ulan at magkakaroon ng matinding tag-init. Ano ang dahilan kung bakit natin mahuhulaan? Ang dahilan ay ginawa na ng Diyos ang batas, hindi po ba? Kung ito'y pabago-bago, kung ito ay hindi regular, walang makakahulaan ito. Ngunit ito'y palaging pareho, kaya't maaari itong mahulaan. Kaya, ang parehong hula ay nangangahulugan na ginawa na po ng Diyos yung batas o yung law para doon. Sa mga awit 119, verse 89 hanggang verse 91, magpakailanman, O Panginoon, ang iyong salita ay natatag sa langit, nananatili sa lahat ng salinlahi ang iyong katapatan. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Sila'y nananatili sa araw na ito ayon sa itinakda mo, sapagkat lahat ng bagay ay mga lingkod mo. Kaya ginawa ng Diyos ang batas ng kalikasan sa pamamagitan ng kanyang salita. Iyong itinatag ang lupa at ito'y nananatiling matibay. Nangangahulugan ito na ang mga kalikasan ay naging mga lingkod ng Diyos ayon sa salita ng Diyos at sa batas ng Diyos. Ang kalikasan ay sumusunod sa batas ng Diyos. Kaya nga sila ay gumagalaw ng pareho palagi. Bakit 24 hours ang isang araw? Ginawa ng Diyos na umikot ang mundo sa bilis na 1,660 kilometers per hour. Kaya ang isang araw ay 24 hours. Ano ang cycle ng isang taon? Ginawa ng Diyos ang mundo na umikot sa araw sa bilis na 107,600 kilometers per hour. Ginawa ng Diyos na umikot ang mundo sa bilis ng araw. 30 ulit na beses ang bilis sa bala. Kaya nga, posibleng may one-year cycle. Kaya, sa tuwing nakikita natin ang isang anyo ng kalikasan, maaari nating mahulaan at makakagawa ang tao ayon sa kanilang inaasahan. May apat na natatanging season ang Korea. Tama po ba? Spring, summer, fall, at winter. At tiyak na darating ang taglamig pagkatapos po ng taglagas. Sinisigurado nating mag-aani sa katapusan ng taglagas. Dahil sa lalong madaling panahon, darating ang taglamig at sisirain ang bawat ani sa pamamagitan po ng snowstorms at frost. Kaya tinitipon natin ang mga ani sa imbakan dahil ginawa ng Diyos na dumating ang taglamig pagkatapos ng taglagas. At gayon din, ang tagsibol ay darating pagkatapos ng taglamig. At sa katunayan, ang mga magsasaka ay naghahasik ng mga binhi sa tagsibol na tulad ng dati. Ngunit paano maghahasik ng mga binhi ang magsasaka kung darating ang taglamig pagkatapos ng tagsibol? Paano nila ihahasik ang mga binhi kung darating ang taglagas pagkatapos ng tagsibol? Ang pagkakasunod-sunod ay dapat sa tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig upang maghasik sa tagsibol at mag-ani sa taglagas. Ang Diyos ang gumawa ng batas ng kalikasan. Si Napoleon ay sumalakay sa Russia noong 1812 kasamang 550,000 na bilang ng mga sundalong French. Subalit ang pagsalakay ay humantong sa ganap na pagkatalo at pagbagsak. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagasunod na huwag pumunta doon. Yamang ang Russia ay mayroong napakalamig na klima, kaya sinabi nila na hindi sila mananalo sa Russia. Subalit sa kabila ng paghikayat sa kanya na huwag tumuloy, ay sinalakay niya ang Russia kasama yung 550,000 na mga sundalo ayon sa kanyang pagpupumilit. At pagkatapos ng digmaan, nakaraan na siya ng ganap na pagkatalo habang pabalik siya ng France. At nakita niya na 1,600 na mga sundalo na lamang ang natira. Ito ay isang ganap na pagkatalo. Ito ay dahil mayroong isang Russian leader na si General Kutuzov. Sinabi niya na ang taglamig ay darating kahit anuman ang mangyari. Nalalaman niya na hindi nila matatalo ang France gamit lamang ang normal na estratehiya. Kaya ang kanyang estratehiya ay ang tiyak na pagdating ng taglamig.
At sa pangyayaring ito ay naisip niya na dapat silang umatras habang taglamig. Ang katotohanan na ang taglamig ay darating ay napakalinaw, kaya sinunog nila ang lahat ng kanilang pagkain at nagpatuloy sa pag-atras patungo sa silangang bahagi. At sa wakas ay dumating ang oras ng taglamig at ang mga French ay hindi nakapaghanda para sa napakalamig na panahon. At ang bansang France ay natalo dahil sa kakulangan ng pagkain at malamig na panahon. Binaliwala nila ang batas ng kalikasan. At tingnan ninyo kung ano ang nangyari. Mangyayari kung ano yaong dapat mangyari. Kaya dito ay may isang bagay tayong dapat na pag-isipan ng malalim, na ang Diyos ay hindi lamang gumawa ng batas ng kalikasan kundi pati na rin ang batas ng pananampalataya. Opo, mayroon ding batas o tuntunin ng pananampalataya. Kaya pag-isipan natin ang ilan dito. Una po ay sa Genesis chapter 2 verse 16 hanggang 17, nilikha ng Diyos ang halamanan ng Eden. Gumawa ng maraming magagandang puno na nagbubunga. At sa gitna, ginawa niya ang puno ng buhay at ang puno ng pagkakilala ng mabuti at ng masama. At sinabi ng Diyos at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na yun ay tiyak na mamamatay ka. Sinabi ng Diyos. Subalit, tinukso ng Diablo si Eva sa pamamagitan ng ahas. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Binaliktad ng Diablo ang sinabi ng Diyos at kalaunan si Eva na tinukso ay kinain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama at binigyan niya si Adan na nagtulak sa kanya upang siya din ay magkasala. Si Adan ay inabuhay hanggang sa kanyang 130 taong gulang pagkatapos na makagawa siya ng kasalanan. Kaya ano po sa tingin ninyo? Ang salita ba ng Diyos na tiyak na mamamatay ka ay isang pagkakamali? Ang kautosan ba ng Diyos ay nawala ng kabuluhan? Ang espiritu ni Adan ay namatay ng oras na kinain niya ang bunga. Sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang espiritu niya noon ay buhay, subalit ang pagsuway ni Adan ang pumatay sa kanyang espiritu. Kaya upang iligtas ang patay na espiritu, isang problema ang nangyari, kaya kinailangan ni Jesus na bumaba sa mundong ito bilang espiritong nagbibigay buhay. Sa 1 Corinto 15:45, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Ang isang buhay na nilalang ay naging patay dahil sa pagsuway. Ito'y nangyari, gaya ng sinabi ng Diyos, at nangyari ang dapat na mangyari. Kaya nga si Jesus ay kailangang mamatay sa krus dito sa mundo bilang espiritong nagbibigay buhay na nagpasan ng lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga kaparusahan. Binayaran ang ating mga kasalanan sa isang halaga, iniligtas tayo mula sa impyerno, iniligtas tayo sa pamamagitan ng ebanghelyo ng biyaya, at iniligtas ang ating patay na espiritu, kaya siya ay tinawag na espiritong nagbibigay buhay. At ang isa pang bagay ay hindi paghuhukom pagkatapos ng kasalanan. Pagkatapos ng maglingkod ng mga Israelita sa Ehipto sa loob ng 430 years, sila ay nakatakas at dumaan sa ilang sa loob ng 40 taon. At pagkatapos ay nakapasok sila sa Kanaan. Nakipaglaban sa 7 mga bansa at pinalayas po sila. At pagkatapos na yon, ang Israel, ang 12 anak na lalaki ni Jacob, ang 12 lipi ay hinati ang lupain at kinuha ito. Simula noon, si Josue ay naging pinuno at ang kanyang gawain ay sakupin ang buong lupain. Subalit pagkatapos niyang mamatay, nagkaroon ng panahon kung saan nagtalaga ang Diyos ng mga hukom upang pamunuan ng Israel sa loob ng 350 years. Ang panahong ito ay naitala sa aklat ng mga hukom na siyang kasunod ng aklat ni Josue sa Biblia. Kung mabasahin ninyo ang aklat ng mga hukom, makikita ninyo ang 7 ulit na pangyayari, ang parehong pangyayari na nauulit. Tanging ang mga tao lamang ang napalitan, subalit ang mga pangyayari ay pareho lamang. Kaya, para saan ang mga ito? Una, ang kasalanan ng pagsuway ng mga Israelita sa Diyos at iniwan ang Diyos upang sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa madaling salita ay gumawa sila ng kasamaan. Kaya walang anumang pag-aatubili ay ginamit ng Diyos ang ibang mga bansa upang hatulan at parusahan ng mga Israelita. Pagkatapos ng kaparusahan, ang mga Israelita ay nagsisi sa kanilang mga maling gawa at humingi ng tulong sa Diyos. Sa makatuwid, ang huli nilang ginagawa ay ang pagsisisi.
At pagkatapos ay nagtatalaga ang Diyos ng isang hukom bilang pinuno upang sakupin ang mga bansa, ibang mga bansa at binibigyan ng mga Israelita ng kapayapaan. Ganito yung naging cycle. Nauulit ito ng 7 beses. 7 beses po ito. Tama po ba? Ano ba ang mga bagay na gustong ituro sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng mga ito? Opo, itinuturo sa atin ng Diyos na ito ay alituntunin o batas. Na kung ikaw ay gagawa ng kasalanan, iiwan ng Diyos at maglilingkod sa ibang bagay, tiyak na may kahatulan at parusa. At itinuturo niya sa atin ng paulit-ulit ang hayag na katunayan na inililigtas niya ang mga tao sa oras na sila ay magsisi. Tingnan po natin sa Biblia, sa mga hukom, sa chapter 3. Paki-bookmark po yung kaninang binasa natin at ngayon sa Hukom chapter 3. Verse 7 hanggang 11. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at nilimot ang Panginoon nilang Diyos at naglingkod sa mga Baal at sa mga Ashera. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nagdingas laban sa Israel at kanyang ipinagbili sila sa kamay ni Kushan-Rishathaim na hari ng Mesopotamia at ang mga anak ni Israel ay naglingkod kay Kushan-Rishathaim ng 8 taon. Ngunit nang dumaing sa Panginoon ng mga anak ni Israel, ang Panginoon ay nagbango ng isang tagapagligtas sa mga anak ni Israel na siyang nagligtas sa kanila. Sa makatuwid ay si Othniel na anak ni Kenaz na nakababatang kapatid ni Caleb. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumakanya at siya ay naging hukom sa Israel. Siya ay lumabas sa pakikipaglaban at ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Kushan-Rishathaim na hari sa Mesopotamia at ang kanyang kamay ay nanaig laban kay Kushan-Rishathaim. Kaya't nagpahinga ang lupain ng 40 taon at si Othniel na anak ni Kenaz ay namatay. Dito po sa verse 8, ito ang kasalanan ng mga Israelita na napakasama. At tiyak po na nagsagawa ng kahatulan at parusa ang Diyos sa pamamagitan ng mga bansa. Ang mga Israelita sa verse 9 ay nagsisi. Tapos sa verse 10, ang Diyos ay nagtalaga ng isang hukom at iniligtas sila mula sa kamay ng ibang mga bansa. Bilang resulta nagkaroon ng kapayapaan sa verse 11. Nagpahinga sa loob ng 40 taon. Ganito po ang cycle. Ito ay nagpapaulit-ulit. Ito po yung cycle. Ang napapalitan lamang ay ang mga hukom. Ang tanging mga tao lamang sa mga Israelita ang napapalitan. At alam natin na ang mga bansa ay ibang lipi. Ang mga bansa na nagpaparusa at mga ginagamit ng Diyos sa lahat ng paraan ay nagpapalitan din po. Subalit ang cycle ay pareho pa rin. Kaya kung titingnan po natin sa verse 12, muling gumawa ng masama ang mga anak ni Israel. Muli nila itong ginawa. Ngayon, sa chapter 4, sa verse 1, ginawa uli ng mga anak ng Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Ehud. Paulit-ulit po ito. Ito ay patuloy na nagpapaulit-ulit. Opo, ito ay batas o alituntunin na mayroong kahatulan kapag ikaw ay nakagawa ng kasamaan. At isa ring tuntunin na iniligtas ng Diyos ang tao kapag sila ay nagsisisi. Mayroong alituntunin na ang Diyos ay nagsasagawa ng batas o alituntunin ng pananampalataya. Kung mayroon kang kalakasan, tiyak na mapupunta ka sa impyerno. Yan din ay tuntunin. Tingnan natin sa Juan chapter 8. Juan chapter 8 sa verse 21. Hanggang verse 24, basahin po nating lahat. Basahin natin. Muli niyang sinabi sa kanila, aalis ako. At ako'y inyong hahanapin at mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya sapagkat kanyang sinabi, sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Sinabi niya sa kanila, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y mga taga-sanlibutang ito, ako'y hindi taga-sanlibutang ito. Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo mamamatay sa inyong mga kasalanan sapagkat malibang kayo sumampalataya na ako nga ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mga kapatid, si Jesus ay nangaral at ang mga Israelita ay hindi naunawaan si Jesus. Kaya ganito ang muling sinabi sa kanila ni Jesus.
mayroong salita na sinabi ni Jesus ng tatlong ulit dito. Makikita po natin, nakalagay dito sa verse 21. Sabi dito sa verse 21, at mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa verse 24, kayo'y mamamatay sa inyong mga kasalanan. Anong ibig sabihin ng mamamatay sa kasalanan? Kung ang isang tao ay sinilang dito sa mundo bilang isang makasalanan na may likas na pagkamakasalanan, ay nakakagawa ng kasalanan at habang nabubuhay, kung hindi niya malulutas ang problemang ito, at pagkatapos ay namatay, ito yung nagpapakita ng namamatay sa kasalanan. Ito ang ibig sabihin ni Jesus. Ang tao na namatay sa kasalanan ay nasa dulong bahagi ng verse 21, sa akin pupuntahan ay hindi kayo makakapunta. Saan magtutungo si Jesus? Si Jesus ay ipapako sa krus at siya ay lulutas ng ating problema at ililibing at muling mabubuhay at aakyat sa langit. Sa madaling salita, siya ay magtutungo sa walang hanggang langit kung saan siya nanggaling. Ang tao na namatay sa kasalanan ay hindi makakapunta sa langit. Ito ang batas. Ang kasalanan ay kailangan mapatawad upang makapunta sa langit. Upang makatanggap ng kapatawaran ng kasalanan, sa verse 24, sapagkat malibang kayo sumampalataya na ako nga ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. So mayroong isang solusyon. Ibig sabihin po nito, kung kayo'y mananampalataya, ang sitwasyon ay maaaring mabago. Ang katotohanan na si Jesus ang Mesiyas. Bagaman ang mga tao ay nakagawa ng kasalanan, ang katotohanan na ang lahat ng mga kasalanan ay nalutas na ni Jesus sa krus, ay napatunayan sa puso sa pamamagitan ng tulong ng Espiritu Santo. Kung gayon, ang taong iyon ay hindi maaaring mamatay sa kasalanan. Bagaman namuhay siya sa kasalanan, dahil natanggap niya ang kapatawaran, makakapunta siya sa walang hanggang langit na pinuntahan ni Jesus. Opo, ito yung tuntunin. Ang tanging paraan upang matanggap ang kapatawaran ay sampalatayanan na ako nga. Kaya kailangan nating sampalatayanan na si Jesus ang mismong Mesiyas at siya ang naglutas sa ating kasalanan. Ito po ang tuntunin. Gayon din sa Juan chapter 3, sa verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya para makapasok sa kaharian ng Diyos, ang tao ay dapat na maipanganak na muli. Ito po ay isang tuntunin. Hindi po ba? Kaya kung paanong katulad ng laman na ipinanganak ng isang beses sa pamamagitan ng sinapupunan ng ina, ang isang tao ay dapat maipanganak bilang isang anak ng Diyos ng isang beses din. Nang matanggap natin ang katubusan ng kasalanan ng oras na iyon, ang Espiritu Santo ang tumulong sa atin upang maunawaan ang katubusan ng kasalanan at ang Espiritu Santo na nagpaunawa sa atin ang katubusan ng kasalanan ay pumasok din sa ating Espiritu. Kaya ang Espiritu Santo na tumulong sa atin na maunawaan kung ano ang ginawa ni Jesus ay dumating sa ating puso. Ito ang buhay na mula sa itaas. Kaya ang pagtanggap ng buhay na mula sa itaas ay ang tanging paraan upang maligtas. Yan ang ating paraan upang makapunta sa walang hanggang langit. Kaya kung may kasalanan, ang isang tao ay tiyak na mapupunta sa impyerno. Ito po ang tuntunin. Ang isang tao ay dapat na maligtas upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang tuntunin. Imposible ba kapasok sa pamamagitan ng sariling katwiran? Sa karanasan ng mga himala, bautismo, at imposible sa kahit na anumang mga gawa sa mundong ito. Ang tanging paraan ay matanggap ang kapatawaran ng kasalanan at matanggap ang buhay ng Diyos. Yan ang tanging paraan upang makapunta sa langit. Yan po ang tuntunin. Ang tuntunin nito ay hindi maaaring baguhin ng sinuman. Kung paanong hindi natin maiiwasan ang tuntunin ng kalikasan, hindi rin natin maiiwasan ang tuntunin ito. Kaya gayon nga, at mayroon ring tuntunin ng Christian life, ay may sasagawa rin po natin ng direkta. Ang isang tao na talagang tumanggap ng katubusan ng kasalanan at tumanggap ng buhay mula sa itaas, kung gayon, katulad ng kasabihan, ito ay talagang mangyayari. Na ang taong iyon ay tiyak na pupunta sa walang hanggang langit dahil iyon po ang tuntunin. Kaya kahit pagkatapos ng ating kaligtasan, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita bilang tuntunin. Ang lahat ay nangyayari gaya ng mga salita at kapag ang mga salita ay pinanghawakan, pinagkatiwalaan,
pinaniwalaan kung gayon ang nakasulat ay tiyak na mangyayari. Huwag mong isipin na hindi pwedeng mangyari o hindi mangyayari dahil ito po ang tuntunin. Ang salita ng Diyos ay kautusan na tuntunin. Tingnan po natin sa Kawikaan chapter 6. Verse 20 hanggang verse 23. Verse 20 hanggang 23. Anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang turo ng iyong ina. Sa iyong puso ikintal mong lagi, sa iyong liig ay iyong itali. Kapag ikaw ay lumalakad, sa iyo'y papatnubay. Kapag ikaw ay natutulog, sa iyo'y magbabantay. At kapag ikaw ay gumigising, ikaw ay kanilang kakausapin. Sapagat ang utos ay tanglaw at ang aral ay ilaw at ang mga saway ng disiplina ay daan ng buhay. So dito po, ang ama at ina. Ano ang gagamitin nila upang turuan ng kanilang mga anak? Ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin sa Deuteronomy chapter 6 sa verse 7, iyong ituturo ng buong sikap. Ito pong verse na ito ay isang utos, isang batas. Ito ay binanggit ng dalawang beses ang utos ng ama, ang turo ng ina. Ang salitang utos ay tuntunin. Ito rin ay naulit sa verse 23, ang aral ay ilaw. Ang utos na binabanggit dito ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay liwanag sa atin landas. Ang utos ay tanglaw. Sinasabi na ang salita ng Diyos ay utos. Tama po? Yan ay utos. Yamang dumadaan tayo sa daan na hindi pa natin napupuntahan, subalit kung susundin po natin ang liwanag ng salita, tayo ay magagabayan hanggang sa makarating na tayo sa walang hanggang langit. Kaya mga kapatid, wala pong problema kung susunod tayo sa utos. Mayroong kapayapaan. Ngunit kung tayo ay sasalungat laban sa utos, tiyak na may kawalan at problema. Tama po ba? Ang salita ng Diyos ay batas at tuntunin. Kaya lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa nakasulat. Kaya gayon nga ang nangyayari. At ito'y nangyayari. Ito ay nangyayari sa buong kasaysayan. Sinabi ng Diyos kay Abraham, kayo'y magiging mga alipin sa loob ng 400 taon sa Ehipto. Kung titingnan po natin yung Exodus chapter 12, sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, sinabi na ng araw ding iyon, marahil na 400 taon, 430 taon, marahil hindi sila alipin sa loob ng 30 taon at naging alipin sa loob ng 400 taon. Sa huling araw, sa eksaktong binilang ng Diyos ang bilang ng mga araw, sa eksaktong huling araw umalis sila sa Ehipto. Mamumuhay kayo bilang isang bihag sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Matapos ang 70 taon, ibabalik kita. Eksakto sa mismong huling araw ng 70 taon, nakabalik sila. Binibilang ng Diyos ang mga araw. Nangako siya na bibigyan niya ng anak si Abraham. Ayon sa sinabi ng Diyos, ito ay nangyari. Tingnan po natin sa Genesis chapter 21. Genesis chapter 21. Verse 1 hanggang verse 7. Babasahin ko po. Dinalaw ng Panginoon si Sara ayon sa sinabi niya. At ginawa ng Panginoon kay Sara ang ayon sa kanyang pangako. Si Sara ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan. Sa takdang panahon, sinabi ng Diyos sa kanya, tinawag ni Abraham na Isaak ang anak na ipinanganak sa kanya ni Sara. At tinuli ni Abraham ang anak niyang si Isaak pagkaraan ng 8 araw gaya ng iniutos ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 100 taong gulang nang ipanganak si Isaak na kanyang anak. Sinabi ni Sara, pinatawa ako ng Diyos. Sino mang makarinig ay makikitawa sa akin. At sinabi niya, sino ang magsasabi kay Abraham na si Sara ay magpapasuso ng mga anak? Ngunit ako'y nagkaanak pa sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. Ang salita na naulit dito ay, dinalaw si Sara ayon sa sinabi niya. Ginawa kay Sara ang ayon sa kanyang pangako. Nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Ito ay naulit ng 3 beses. Ayon sa sinabi niya, ayon sa kanyang pangako, sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya, mula sa Ur ng Kaldeyo at pagkatapos ay sa Haran, sa huli, si Abraham ay nakarating sa lupain ng Kanaan. Ngunit umalis siya. Siya po ay 70 taon. 75 taong gulang. At nang siya ay mabigyan ng anak, siya ay 100 taon na.
Ibig sabihin, naghintay siya ng 25 taon bago siya binigyan ng Diyos ng anak. Noong mga panahong iyon, naniwala si Abraham sa Diyos. Ngunit may mga pagkakataon kung saan siya ay nag-alinlangan. Ito ang dahilan kung bakit siya pumunta kay Hagar at naging anak si Ismael. Sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Sa takdang panahon, ano ang takdang panahon? Marahil ay sinadya po talaga ng Diyos na maghintay para sa panahon na ang mga katawan ni na Abraham at Sarah na hindi na makapaglihi ng isang anak. Ang Diyos ay naghintay siguro hanggang sa wala ng paraan ng tao na maiiwan. At naghintay siguro siya hanggang sa maging ganap ang pananampalataya ni Abraham. Takdang panahon. Ang ibig sabihin po nito, ang takdang panahon ay wala ng paraan na maiiwan ng tao kundi ang magtiwala sa Diyos ng lubusan. Maibibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian sa Diyos kapag natanggap natin ang pangako sa buong pagtitiwala sa Diyos. Si Abraham ay naghintay sa takdang panahon kaya ay pinahintulot ng Diyos na matupad sa kanya ang pangako. Kaya sa Roma chapter 4 verse 19 hanggang 20, hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay. Sapagkat siya ay may 100 taon na noon at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. At gayon nga ang nangyari. Si Abraham ay pinalakas ng pananampalataya at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang Diyos ay naghihintay sa kanya hanggang sa siya ay palakasin ng pananampalataya. Hindi siya binigyan ng Diyos ng anak nang ang kanyang pananampalataya ay nag-aalinlangan. Bakit po? Upang ganap na maipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay nang si Abraham ay naging 100 taong gulang na. 100 taon. Ito ay naisa katuparan ayon sa salita. Kaya binibigay sa atin ng Diyos ang salita sa ating Christian life matapos matanggap ang kaligtasan. At kung pagtitiwalaan natin ito at pangahawakan, ang salita ay ang tuntunin. Kaya ito'y matutupad sa katotohanan. At gayon nga ang nangyari. At ito'y nangyayari. Walang posibilidad na ito'y matupad, ngunit kung pangahawakan natin ang salita, ganun ang mangyayari. Kaya tinan po natin ito kalaunan. Ito ay matutupad, ito'y nangyayari. Ito ay matutupad gaya ng sinabi ng Diyos dahil ito ay kautusan. Kaya sa 1 Corinto 10 verse 13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos na hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ang tukso'y naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Opo, gagawa siya ng paraan upang makaiwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Ito ang tuntunin ng Diyos. Walang mga magulang na pinapapasan ang kanilang 2 taong gulang na anak ng bigas na mabigat hanggang sa lumaki ang anak. Hindi sa atin ipapapasan ng Diyos ang hindi natin kaya dahil sa kahinaan. Ipapapasan niya ba ito sa atin? Iyon ang tuntunin eh. Kung magtitiwala tayo sa salita at pangahawakan nito, gayon ang mangyayari. Ito'y matutupad dahil ito ang tuntunin. Sa Roma 8:28 at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Lahat ng mga bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Minsan, maaari itong magbigay sa atin ng sakit physically at mentally. Maaring ito'y magmukhang miserable. Ngunit, lahat ng mga bagay na iyon ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Ito'y nangangailangan lamang ng aking paniniwala dahil ito ang tuntunin o kautusan. Sa Mateo chapter 6 verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Ito po ang kautusan, di po ba? Pwede bang minsan ito ay gumagana at minsan ay hindi? Siyempre, hindi tayong lahat ay gagawin ng Diyos na mayaman. Ngunit kapag hinanap muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ibibigay sa atin ng Diyos ang kinakailangan natin physically. Hindi niya ipapahintulot na tayo ay magutom. Pakakainin niya tayo at dadamitan. Ito po ang kanyang pangako. Tingnan po natin sa Galatia chapter 6. Basahin natin sa Galatia chapter 6. Sa verse 9. Sabay-sabay po tayo. Galatia chapter 6 verse 9. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo mandulupaypay. Sa talatang ito, huwag tayong manghinawa.
kung hindi tayo manlulupaypay. Ibig sabihin ng manlupaypay ay sumuko. Kung hindi tayo susuko, sa takdang panahon ay mag-aani tayo, lalo na ang kabutihan ng pagliligtas ng Espiritu, maging ang ating mga magulang, mga anak, mga kamag-anak, o iba pa na taos puso nating inaasahan na ma-evangelize. Kailangan natin magpatuloy sa pag-evangelize sa kanila at huwag tayong tumigil. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Bagaman nag-evangelize na kayo sa loob ng 5 taon, huwag kayong manghinawa sa loob ng 10 taon. Huwag pa rin manghinawa sa loob ng 20 taon at huwag pa rin manghinawa. Pag pinagmamasdan kayo ng Diyos, siya ay buhay. Sa takdang panahon, kung hindi tayo panghihinaan ng loob, ang panahon ko ay iba sa panahon ng Panginoon. Mayroon akong panahon at ang Panginoon, hindi ko alam kung ano ang panahon niya. Sa kapanahunan at sa di kapanahunan, kailangan natin palaging buksan ang ating mga kamay. Kapag ang kanyang panahon ay dumating, siguradong mag-aani tayo. Maaari tayong mag-ani ng bunga sa kapanahunan. Walang sino man ang makakapag-ani sa tagsibol. Maaari tayong mag-ani ng bunga sa taglagas. Sa takdang panahon ay mag-aani tayo. Ito ang bunga sa kanyang kapanahunan. Kaya huwag po kayong sumuko. Huwag po kayong sumuko kung ang inyong mga magulang, mga anak, mga kamag-anak, at iba pang mga espiritu na taimtim ninyong inaasahan, huwag po kayong sumuko na sila ay may evangelize. Maaaring mapalayo ka ng sandaling panahon kung kinakailangan, subalit iyon ay para sa kanila upang mabuksan ang kanilang mga puso. Tayo ay kailangan patuloy na manalangin. Sa bawat pagkakataon ay alagaan sila at huwag susuko. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Kaya ang ilang mga kapatid ay nag-evangelize ng 20 years, 30 years at sa wakas, ang Espiritu ay nakatagpo, nakatanggap ng kaligtasan dahil sila ay hindi sumuko. Ito ay batas na tayo ay mag-aani sa takdang panahon kung hindi tayo susuko at magtitiwala tayo sa Diyos. Kailangan natin itong paniwalaan bilang isang batas o tuntunin. At may iba pang batas na ang mga luha, ang pagsisikap at sakripisyo ay kinakailangan para sa gawain ng mga pagliligtas ng mga ligaw na kaluluwa upang sila ay ma-evangelize. Mga kapatid, alam niyo po ba kung paano ipinapanganak ang isang sanggol? Hindi sila may papanganak kung wala ang kirot ng paghihirap sa panganganak ng ina. Mayroon pong mga itinuturok na pampamanhid sa ospital. Subalit ang buhay, ito'y naipapanganak sa pamamagitan ng kirot sa panganganak. Ganon din po, ganito rin po, para sa kaligtasan ng Espiritu. Sapagkat ito ang batas na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kirot. Ganon din po sa kaligtasan ng Espiritu. Tingnan po natin sa mga awit, chapter 126. Verse 5 hanggang 6. Awit 126, verse 5 hanggang 6. Verse 5 hanggang 6. Basahin natin ang sabay. Yaon nawang nagsisipaghasik na luhaan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigis ng inani. Ito'y talinghaga tungkol sa pagsasaka ng buhay Kristiyano. Hinayaan ng Diyos na tumubo ang tinik at dawag sa lupa dahil sa kasalanan ng mga tao. Kaya't ang mga tao ay kailangan magpawis upang makakuha ng bunga. Yan po yung batas. Tayo ay aani kung tayo ay magbibigay ng pagsisikap. Sinabi din ng Diyos na madadala natin ang ating mga bigis ng inani kung tayo'y magtatanim na luhaan at patuloy na lumalabas na umiiyak sa espiritual na gawain. Na luhaan, ibig sabihin ang pagsisikap, pagdurusa, sakripisyo. Ito po ay kinakailangan upang ang isang buhay ay maipanganak. Kaya nga sa Juan chapter 12, sa verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Ito ay naglalabas ng bunga kapag ito ay namatay. Ang ating pagsisikap at sakripisyo, ang lahat ng kirot at mga luha sa proseso ng pag-evangelize ay magiging pundasyon ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Kaya ito ay hinahayaan ng Diyos na mangyari sa pamamagitan ng siguradong proseso ng paghihirap.
Kaya sa ikalawang Korinto sa chapter 4 verse 12 sa sulat ni Pablo sa iglesia ng Korinto, kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Upo, pinapasa ni Pablo ang pagdurusa at sakripisyo upang buhatin ang krus ng kamatayan para sa kaligtasan ng mga banal sa Korinto. Kaya nga ang buhay ay sa inyo. Talagang makabuluhan kung ang Espiritu ay may papanganak dahil sa aking pagdurusa at mga luha. Tama po ba? Ito ang buhay. Ang buhay. Ang isang buhay ay ipinanganganak na ipinanganganak ay napakahalaga. Hindi po ito pang ilang taon lamang kundi buhay na walang hanggan. Hindi po ba karapat dapat na magbayad ng pagsisikap, kirot at pagdurusa para sa buhay na walang hanggan? Kaya, kung paanong nabibigay ang Diyos ng batas sa kalikasan, nagbigay din siya ng batas sa pananampalataya. Kailangan nating alalahanin na ito ang batas. Bawat salita ng Diyos ay kanyang batas. Kapag pinanghawakan natin ito, tayo ay tiyak na tutulungan ng Diyos upang ang mga salita ay matupad sa bawat nilalang. At kung kaya, mayroon, tayo ay tiyak na magpapatotoo dito sa hinaharap. Ngayon ay muli nating tingnan yung Lucas chapter 12. Lucas chapter 12, verse 56. Verse 56. Basahin po natin ng sabay. Kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit. Subalit, bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Sinasabi ng Biblia na tulad sa kaya nating magbigay ng kahulugan sa panahon, magagawa rin nating magbigay ng kahulugan sa panahon sa relihiyon. Mahalaga na malaman natin ang panahon. Kailangan na malaman ng magsasaka ang panahon kung ito ba ay taglamig o tagsibol, kung ito man ay panahon ng pagtatrabaho o pagpapahinga, at kung ito'y panahon upang magtanim. Kapag kailangan nating magtanim ng magsasaka, siya ba ay magpapahinga muna at magtatanim kinalaunan pagkatapos ng tamang panahon? Kung gayon ang halaman ay hindi maaaring maani, kaya napakahalagang malaman po yung panahon. Ang taglagas ay parating na. Ang pag-aani ay kailangan matapos bago dumating ang panahon ng taglamig. Kung mapapalampas ang panahon ng pag-aani, ang mga butil ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, kung ang magsasaka ay naglalaro at nagsusugal sa panahon ng pag-aani, ang lahat ng bagay maaaring maging walang kabuluhan. Mahalaga na malaman kung nasa anong panahon tayo nabubuhay. Kaya't ito'y higit na mas mahalaga na malaman ang panahon ng pananampalataya. Gayunpaman, ang mga Israelita, nagawa nilang malaman ang panahon at sila'y matatalino sa laman. Subalit hindi nila nalalaman ang panahon ng pananampalataya. Kaya sa talatang ito, ang mga mapagkunwari. Ang kahulugan ng salitang ito ay ang salita at yung gawa nila ay magkaiba. Mapagkunwari. Kanino ba sinabi ang mga salitang ito? Verse 54, sinabi rin niya sa napakaraming tao. Sinabi ni Jesus sa harapan ng maraming tao ng mga Israelita na sila'y mga mapagkunwari. Bakit po? Nahulaan at naunawaan ang lahat ng pisikal kaya sila'y nakapagpaplano at nakakapaghanda. Gayunpaman, dapat din nilang malaman ang panahon ng pananampalataya, subalit hindi nila nagawa. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila mga mapagkunwari. Ito ay sobra-sobrang pahayag para sa kanila. Ito ay maaaring sobra-sobrang pahayag sa kanila sa pisikal. Subalit ito ay hindi labis pagdating sa pananampalataya. Dumating si Jesus sa mga Israelita, ngunit sa huli, ano ang ginawa nila? Dahil hindi nila nalaman ang panahon. Kaya sa tulong ng mga Romano, ipinako nila si Jesus sa krus hanggang mamatay. Pagmamalabis ba ang salitang mapagkunwari? Gaya ng ipinangako, si Jesus ay pumarito sa sanlibutan gaya ng ipinangako. Sa panahong ipinangako niya, siya nga ay pumarito.
Tingnan po natin sa aklat ng Roma sa chapter 5, verse 6. Roma chapter 5, verse 6. Roma chapter 5, verse 6. Basahin natin ang sabay. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sa tamang panahon, si Kristo ay dumating at namatay. Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus ay dumating sa tamang panahon gaya ng ipinangako. Kaya ano ang sinabi ni Jesus nang siya ay dumating at nabautismuhan? Ayon po sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 1, verse 15, na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Naganap na ang panahon. Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus ay dumating dahil ang panahon ng kanyang unang pagdating ay dumating na. Kaya nga sa Galatia, sa chapter 4, verse 4, subalit ang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae, ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Gaya ng ipinangako, natupad ang unang pagdating ni Jesus. Ang mga Israelita ay labis na marunong sa aklat ng mga aklat ng Lumang Tipan. Gayunpaman, kung pinag-aralan nilang mabuti ang Lumang Tipan, walang dahilan para hindi nila malaman na si Jesus na yung nasa harapan nila, yung si Jesus na nasa harapan nila ay ang ipinangako ng tagapagligtas at ang itinilaga sa Lumang Tipan. Sa Daniel chapter 9, nagpropesiya ang Diyos ng 70 sanlinggo kay Daniel sa pamamagitan ng anghel na si Gabriel. Ang isang linggo dito ay 7 taon. Ang sinasabi ng Biblia na ang 70 sanlinggo ay nagumpisa nang ang utos upang ipanumbalik ang Jerusalem ay lumabas. Kaya ang pagtatayo ng Jerusalem ay hindi tumutukoy sa pagtatayong muli ng templo. Si Nehemias, ang gobernador na si Nehemias, ay itinayo ang mga pader ng Jerusalem at itinayo ang Jerusalem. Ang 70 sanlinggo ay nagsimula mula sa panahon na ilabas ang utos po na ito. Kaya makalipas ang 62 na sanlinggo mula sa 70 sanlinggo, pagkalipas ng 62 sanlinggo, ang Mesiyas ay mahihiwalay. Sa Daniel chapter 9 verse 26, ang 62 sanlinggo ay 434 years. Kaya na nakapropesiya na ang Mesiyas ay mamamatay sa panahon po na ito. Kung binilang ng maayos ng mga Israelita ang panahon na ito, malalaman nila na ang panahon ng unang pagdating ni Jesus. Si Jesus ay dumating sa ipinangakong panahon. Gayunpaman, hindi alam ng mga Israelita ang panahong ito. Kaya sa pagtagal ay tinanggihan nila si Jesus. Maraming katibayan na si Jesus ang tagapagligtas. Hindi sila naniwala kay Jesus dahil walang ebidensya. Hindi sila tumingin ng malapitan. Wala silang katapatan. Kaya tinanggihan nila si Jesus. Kaya tingnan po natin yung 5 chapter ng Ebanghelyo ni Juan sa Biblia. Sa Juan chapter 5 verse 31. Alam niyo po, kung maingat nating babasahin ang mga talatang ito, sa chapter 5 ng Juan, tingnan po natin. Kung maingat po nating babasahin yung mga talatang ito, makikita po natin na si Jesus ay ang binuhusan ng langis, ang tagapagligtas na isinugo po ng Diyos. Si Jesus yung binuhusan ng langis, ang tagapagligtas na isinugo ng Diyos. Juan chapter 5 verse 31, kung ako'y nagpapatotoo para sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi totoo. Hindi tayo dapat magkamali sa pag-unawa sa salitang ito. Ang patotoo ni Jesus ay hindi totoo. Hindi po ganito ang ibig sabihin nito. Kapag mayroong dalawang saksi, ang ebidensya ay nagpapatunay na may bisa. Sa ganoong kahulugan, ang katibayan na si Jesus lamang ay nagpapatotoo tungkol sa kanyang sarili ay hindi totoo. Hindi ito nangangahulugan na ang patotoo ni Jesus ay hindi totoo. Lahat ng patotoo ni Jesus ay totoo. Ngunit sa batayan na dapat mayroong higit sa dalawang saksi, nangangahulugan ito na ang pagsaksi ni Jesus ay hindi sapat. Kung gayon,
Ano pang ebidensya para kay Jesus? Una, mayroong katibayan si Juan na tagapagbautismo. Sa verse 23, iba ang nagpapatotoo para sa akin at alam ko na ang patotoo niya para sa akin ay totoo. Mayroong ibang saksi, si Juan na tagapagbautismo. Sinugo ng Diyos si Juan na tagapagbautismo na una kay Jesus. At ang Diyos ay nagsalita mula sa kanya. Sabi niya, binabautismuhan ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ang nagpapatotoo sa pagdating ni Jesus at mayroong saksi ng Diyos tungkol kay Jesus. Sa verse 36, subalit mayroon akong patotoo na lalong dakila kaysa kay Juan. Ang mga gawaing ibinigay sa akin ng aking ama upang ganapin. Ang mga gawaing ito na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng ama. Kaya ang Diyos ay kasama na Jesus at tinupad ng Diyos ang mga salita sa lumang tipan sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga himala na ginawa ni Jesus ay anino ng mga bagay na mangyayari sa ating kaluluwa. Kaya nang buksan ni Jesus ang mga mata ng bulag, ibig sabihin ito ng mga mata ng ating kaluluwa ay mabubuksan kapag tayo ay nakatanggap ng kaligtasan. Ang pagpapagaling ni Jesus sa may ketong inangangahulugan, nahuhugasan niya ang ating mga kasalanan. Nang buhayin ni Jesus ang patay, ibig sabihin ito ay bubuhayin niya ang ating kaluluwa mula sa mga patay. Maraming mga himala ang nagawa sa pamamagitan ni Jesus na saksi ng Diyos na si Jesus ang tagapagligtas. At sa verse 39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang ito, ang bagong tipan ay hindi pa naisasulat, tanging ang lumang tipan lamang. Ang kasulatan sa talatang ito ay ang lumang tipan. Si Jesus ang tumanggap ng patotoo ng lumang tipan. Ang lumang tipan ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Verse 46, sapagkat kung kayo sumasampalataya kay Moises, sasampalataya kayo sa akin, sapagkat siya'y sumula tungkol sa akin. Ayon sa mga salitang ito, mayroon ding mga saksi o patotoo ni Moises at ng maraming propeta sa panahon ng lumang tipan. Ngunit sa kabila ng maraming ebidensya patungkol kay Jesus, hindi interesado ang mga Israelita. Hindi nila tiningnan yung mga ebidensyang ito. Kaya sila ay nabulag. Bakit po? Bakit po? Sa Isaiah chapter 42 verse 20, ikaw na nakakakita ng maraming bagay, ngunit hindi mo ginagawa ang mga ito, ang kanyang mga tainga ay bukas, ngunit hindi siya nakakarinig. Bagaman nakikita nila ang maraming bagay, subalit hindi nila pinapansin, hindi nila pinagmamasdan ng detalyado. Ang kanyang mga tainga ay bukas. Bagaman na ang kanilang mga tainga sa laman ay bukas, ngunit ang kanilang mga tainga sa puso ay nagdilim, hindi siya nakakarinig. Sa huli, sila'y bulag at bingi. Kaya kahit na nakakita sila ng maraming ebidensya, sila ay bulag at bingi. Kaya sa panahon ngayon, napakaraming gayong tao, hindi po ba? Kahit si Judas Iscariote, nakarinig siya ng napakaraming salita ni Jesus at nakakita ng napakaraming kapangyarihan ni Jesus, subalit siya ay bingi at bulag, hindi ba? Gayun din sa sambahayan ni Israel. Kung si Jesus ay muling nabuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus, hindi pa huli ang lahat para maniwala sila doon, hindi po ba? May katibayan ang muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi ba't isang napakalino na patunay ang muling pagkabuhay ni Jesus na si Jesus ang Kristo? Maaari sana silang magsisi at maniwala doon, ngunit nagbulag-bulagan pa rin sila. Pero ang mga pantas mula sa silangan na nag-aral patungkol sa mga bituin sa Babylonia ay nagpunta sa Israel sa ilalim ng patnubay ng mga bituin. Bakit po? Talagang hinihintay nila ang tagapagligtas. At dahil hinihintay nila ang tagapagligtas, gusto nilang malaman kung kailan darating ang tagapagligtas. At dahil gusto nilang malaman, ginabayan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bituin. At sa wakas ay nakarating sila sa Bethlehem sa pamamagitan ng patnubay ng mga bituin at sinamba ang sanggol na si Jesus. Sa kabilang banda, ang mga relihiyosong Israelita, ang sambahayan ng Israel, napakahangal nila. Opo, posibleng malaman ang mga panahon. Maaari mong hulaan ang lagay ng panahon. Maaari mong hulaan ang mga panahon at ang mga taong nabubuhay sa bawat panahon ay dapat malaman kung anong panahon sila nabubuhay. Gayun din po sa atin, wala pong pinipili dito. Sa Mateo chapter 16.
mula verse 1 hanggang 4. Mateo chapter 16, verse 1 hanggang 4. Basahin po natin ang sabay. Dumating ang mga Fariseo at ang mga Saduceo, at upang subukin siya, hiniling nila sa kanya na magpakita sa kanila ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot siya at sinabi sa kanila, "Sa dapit hapon ay sinasabi ninyo, magiging maganda ang panahon sapagkat mapula ang langit, at sa umaga magiging maunos ngayon sapagkat mapula ang langit at nagbabanta. Marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, ngunit hindi ninyo makilala ang mga tanda ng panahon. Ang isang lahing masama at mapangalo niya ay umahanap ng tanda, ngunit hindi ito bibigyan ng tanda, maliban sa tanda ni Jonas. Kanyang iniwan sila at siya'y umalis. Hindi ninyo makilala ang mga tanda ng panahon." Alam nila kung paano makilala ang panahon. Matalino sila. Mahusay sila, mahusay na naghahanda sa mga makamundong bagay, ngunit hindi sila interesado sa mga palatandaan ng panahon. Ang pinakamahalagang mga tanda, lalo na sa panahon ni Jesus, ang tanda ni Jonas. Ang katotohanan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Ito ay malinaw na katibayan na siya ang Kristo, ang binuhusan ng langis. Ngunit ang sambahayan ni Israel ay nagbulag-bulagan sa katotohanan iyon. Kaya mga kapatid, kung magbabasa kayo ng Biblia, sa pamumuhay, sa gayunding panahon, may ilang tao ang nakakakilala ng panahon at araw at kumikilos ayon dito, habang ang iba ay hindi nakakakilala. Paano naman sa mga araw ni Noe? Sinabi ng Diyos kay Noe sa pamamagitan ng pangitain na magkakaroon ng baha. May tatlong uri ng tao noong panahon ni Noe. Si Noe at ang kanyang pamilya, ang mga naligtas sa pamamagitan ng daong, samantalang nawasak ang lahat ng tao. Ito'y larawan ng mga taong ligtas at gising din. At ang isa pang grupo ay ang mga ina po ni Seth, na tinatawag na mga anak ng Diyos, at ang mga ina po ni Cain, na tinatawag na mga anak na babae ng mga tao. Sino po ang mga ina po ni Seth? Sino po yung mga ina po ni Seth? Sa Genesis sa chapter 6 sa verse 2, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y kumuha ng kanika nilang mga asawa. Dito, ang mga anak ng tao ay ang mga ina po ni Seth. Sila po'y mga taong may taong mananampalataya. Naligtas sila, ngunit makalaman pa rin at natutulog. At ang mga anak na babae ng mga tao ay ang mga ina po naman ni Cain. Ito ang mga taong kabilang sa sanlibutan. Wala silang buhay. Ito'y pinaghalong mga ina po ni Seth, ang mga anak ng Diyos na naligtas, ngunit natutulog pa rin at hindi nakakakilala, at ang mga anak na babae ng mga tao, ang mga hindi ligtas. Naghalo sila at pinarusahan silang lahat ng Diyos, lalo na ang mga ina po ni Seth na tinatawag na mga anak ng Diyos. Nang dumating si Jesus, namatay sa krus at nasa libingan, pumunta ang Espiritu ni Jesus sa bilangguan upang mangaral sa mga ina po ni Seth. Tulad ng sinabi sa 1 Pedro chapter 3, pumunta sa kanila ang Espiritu ni Jesus at inakay sila sa walang hanggang langit na nagsasabi, "Ako ang ipinangakong tagapagligtas." At ipinakita ang mga marka ng sibat sa kanyang tagiliran at mga marka ng pako sa kanyang kamay. Hindi po impyerno o purgatorio ang bilangguang tinutukoy po dito. Inilagay ng Diyos sa isang espesyal na lugar bilang isang disiplina sa kanila hanggang sa panahong iyon. Gayun din ang nangyari sa panahon po natin. Pag-isipan po ninyo ito ng malalim. May mga taong ligtas at gising gaya ni Noe. May mga taong ligtas ngunit namumuhay ayon sa laman na may kahalong sanlibutan. Na mga anak ng Diyos nakabilang sa laman. Hindi nila matukoy ang panahon. At pagkatapos nariyan ang mga hindi mananampalataya na ganap na kabilang sa laman. Kaya mga kapatid, sinabi ng Diyos na hahatulan niya ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At pagkatapos ay gumawa si Noe ng isang daong. Nang makita ng mga tao ang ginagawang daong, dapat pinag-isipan nila ito. At ngayon, natapos na po yung daong. Sa Genesis chapter 7 verse 8 hanggang 9, sa mga hayop na malilinis at sa mga hayop na hindi malilinis at sa mga ibon at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, ay dalawa lalaki at babae ang pumasok sa daong kasama ni Noe. Sabi dito pumasok sa daong, hindi sila pinapasok ni Noe, pumasok sila sa daong. Kaya hindi pa huli para sa kanila ang magsisi nang makita nila pumapasok sila sa daong. Oh, mangyayari talaga ang sinabi ng Diyos. Dapat isipin po ninyo yung eksena ngayon.
Nagawa ang daong at ang mga hayop na malilinis, mga hayop na hindi malinis, mga ibon at bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa, pumasok silang lahat sa daong dala-dalawa, lalaki at babae, pumasok sa daong na kasama ni Noe. Sino gumabay sa kanila? Ang Diyos po. Pinangunahan sila ng Diyos upang ingatan sila. Nakita ng mga tao yun. Kaya hindi pa huli para magsisi sila. Ngunit hindi pa rin nila pinansin yun. At pagkatapos na makapasok sa daong, naghintay pa ang Diyos ng 7 araw. Pagkaraan ng 7 araw, saka dumating ang baha. Marahil naghintay ang Diyos habang bukas pa ang pinto, ngunit tumalikod sila. Kaya kailangan natin pag-isipan ito. Ako ba isang taong naligtas at gising tulad ni Noe at ang pamilya ni Noe? O isang taong ligtas pero tulog at makalaman gaya ng mga ina po ni Seth na tinatawag ng mga anak ng Diyos? Ako ba isang hindi mananampalataya na sadyang kabilang sa laman? Hindi tayo dapat na maging gaya ng ikalawang kalagayan ni ng ikatlong kalagayan. Dapat nasa unang kalagayan tayo. Kaya ngayon, si Abraham naman po. Noong panahon ni Abraham, ang Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at marami pang ibang lungsod ay sinunog ng Diyos hanggang sa maabon ng apoy at ng asupre. Ngunit sinabi rin ng Diyos kay Abraham na hahatulan niya ang Sodoma, Gomora, Adma at Zeboim. Nalalamang mabuti ito ni Abraham, subalit si Lot na nakakita sa Sodoma, hindi niya ito nalalaman. Hindi rin ito alam ng mga nahulog na hindi mananampalataya na naninirahan sa Sodoma. Meron rin tayong makikita tatlong uri ng tao roon. Si Abraham ay isang taong ligtas at gising. Paano naman po si Lot? Ligtas siya. Sa 2 Pedro 2, tinutukoy si Lot bilang isang taong matuwid. Tiyak na ligtas siya, subalit natutulog, kabilang sa laman. Kaya pumasok sa Sodoma, sa Gomora, at nahaluan ng mga kasalanan sa gitna ng sanlibutan. At ang pangatlong uri, ang lubos na hindi mananampalataya. Ano po ang ginawa ni Abraham? Alam ni Abraham ang mga panahon at araw, kaya sa Genesis chapter 18, taimtim siyang nanalangin sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos po, para kanino? Para kay Lot at para sa mga matuwid na naninirahan sa Sodoma. Diyos, ang mga banal ba ay yung lilipuling kasama ng mga masasama? Kailangan mo silang paghiwalayin. O Diyos, paano kung mayroong 50 na matuwid na tao sa Sodoma? Paano kung mayroong 45 na matuwid na tao? Paano kung ito ay 40, 30, 20, o 10? Sinabi ng Diyos, hindi ko lilipulin. Si Abraham, nagising sa harap ng Diyos, ay nanalangin ng panalangin ng pamamagitan. Taimtim siyang nanalangin para sa matuwid at kay Lot. Pero paano si Lot? Nagpadala ang Diyos ng anghel upang ipaalam sa kanya na lilipulin ang Sodoma. Sa Genesis chapter 19, kami ay sinugo ng Diyos upang aming lipulin ang lungsod na ito, kaya pagkaraan ng ilang sandali, ang lungsod ay masusunog at maaabo, kaya tumalis ka dito. Hinawakan ng anghel ang kanilang mga kamay para akayin sila palabas. Ngunit ano nakasulat po sa Genesis chapter 19? Subalit nagtagal si Lot. Nagtagal. Nagpatuloy siyang magtagal. Gusto man tayong pangunahan ng Diyos, gusto mo bang magtagal dahil sa mga makamundong bagay sa mundong ito? Nagtagal. Ano ang nagpapatagal sa iyo? May 3 uri po ng tao. Anong klaseng tao? Dapat nating suruin ang ating sarili. Ako ba isang taong gaya ni Abraham na gising? O isang taong tulad ni Lot na ligtas pero nabibilang sa makalamang pagnanasa? O isang taong tulad ng mga tao sa Sodoma, naganap na hindi mananampalataya at kabilang sa kasalanan at hindi paligtas? Dapat natin pag-isipan. Tingnan po natin sa Unang Kronika, sa chapter 12, verse 32. Unang Kronika, chapter 12, verse 32. Basahin po natin, verse 32. Sa mga anak ni Isakar na nakakaunawa ng mga panahon upang malaman kung ano ang marapat gawin ng Israel ay 200 pinuno at ang lahat nilang kapatid ay nasa kanilang pamumuno. Kung titingnan po natin ang simula ng nilalaman, nang si David ay hinahabol ni Saul, lalo na noong siya ay nagkatago sa Siklag, pagkatapos ay may isang malaking pulutong ng mga Israelita na dumarating kay David. Ang talatang ito'y tumutukoy sa karamihan ng tao. Sa verse 32,
Nauunawaan nila ang mga panahon at nagkaroon ng maraming pangunawa. Ano ang ibig sabihin na nakakaunawa ng mga panahon? Ito po ay maunawaan na nilisan ng Diyos si Saul at ang Diyos ay nakay David. Ito'y pangunawa ng mga panahon, tama ba? Nilisan ng Diyos si Saul. Itinakwil si Saul at ang Diyos ay kasama ni David. Anong gagawin po nila? Kung nauunawaan nila ang mga panahon, dapat silang lumapit kay Haring David. Ganito po yun. Kung nauunawaan nila ang panahon, dapat silang lumapit kay David. Kaya ang mga taong ito'y kabilang kay David at tinulungan siyang maging hari ng Israel. Tama po ba? Anong gagawin natin? Dapat nating maintindihan ang iglesia ng Diyos at ang huwad na church. Dapat nating makilala. Tama po ba? Sa iglesia ng Diyos, nahahayag ang gawain ng buhay at walang gawain ng buhay sa huwad na church. At ang pinakamalaking pagkakaiba ay kung may gawain ng pagliligtas sa mga tao o wala. Kaya sa lugar kung saan naroon ang gawain ng kaligtasan kasama ang Diyos, dapat nating makilala ang tunay na church at ang peking church. Sa tunay na church, nariyan ang Panginoon bilang pinuno ng church. Ang Panginoon ay naroon bilang hari. Tama po ba? Dapat ay kabilang tayo roon. Gaya ng mga mandirigmang ito ni David, gaya ng mga general na dumating kay David at napabilang sa kanya, tinulungan siya maging hari, dapat tayong mapabilang kay Kristo at makasama siya at gumagawang kasama siya. Tapos anong gusto natin? Ano pong gusto natin? Tayo rin ay mga taong tunay na nagnanais na makita ang bayang pinamumunuan ni Kristo. Kaya ngayon, dapat natin pag-isipan ang tungkol dito. Paano hindi ninyo nauunawaan ang panahong ito? Mga tao lang ba sa panahong iyon ang kausap ni Jesus? Paano naman tayo? Kung makakasama natin si Jesus, sasabihin niya, paanong hindi ninyo nauunawaan ang panahong ito? Paanong hindi ninyo nauunawaan ang panahong ito kahit na malapit na ang ikalawang pagdating ni Jesus? Darating muli si Jesus bilang siya kung paanong dumating noong una ayon sa pangako. Sa takdang panahon, siya'y muling darating. Tingnan po natin sa 1 Timoteo, sa chapter 6. Unang Timoteo chapter 6 verse 13 hanggang 15. Basahin po natin ang sabay. Verse 13 hanggang 15. Basahin natin. Sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at ni Kristo Jesus na nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato, inaatasan kita na ingatan mong walang dungis at walang kapintasan ang utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang ipahahayag sa takdang panahon. Siya na mapalad at tanging makapangyarihan, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sinasabi po dito, Panginoon ng mga Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga ngaral na si Timoteo, sa harapan ng Diyos na nagbibigay ng buhay at sa lahat ng mga bagay, at ni Kristo Jesus na nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato. Ito'y napakahigpit po na utos. Na nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag sa harapan ni Poncio Pilato. Kaya gawin mo ito hanggang sa muli niyang pagdating. Kailangan mong gawin ang lahat. Buong buhay na sinusunod natin ang salita ng Diyos. Kaya ngayong verse 15, sa takdang panahon na ipinangako, ipapakita sa atin ng Diyos ang kanyang pagdating. Si Jesus ay ang Diyos na naging tao. Siya ay tinaas at iniakyat sa langit. Ang Jesus na ito, na siyang Diyos, ay muling darating. Kaya ang talatang ito'y tumutukoy sa ikalawang pagdating ni Jesus. Siya ay muling darating gaya ng kanyang ipinangako. Kaya tinanong ng mga alagad si Jesus, ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Opo, may tanda. Ang tanda kung saan mauunawaan natin ang mga panahon. Nagbigay ang Diyos ng maraming mga tanda. Tama po ba? Sa Mateo chapter 24, sa Lucas chapter 21, sinabi ito ni Jesus ng detalyado. Gaano karaming talata sa Biblia ang binabanggit ang tungkol sa katapusan ng panahon? Meron tayo ngayong pandemya ng COVID-19 sa loob ng 2 at kalahating taon. Hindi pa rin po ito tapos. Nag-aalala tayo dahil kumakalat na naman po ito ngayon. Kaya nananalangin tayo sa Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos.
Ngunit ngayong may pandemya, hindi ko po alam ang sitwasyon dito sa Korea, ngunit sa Amerika, mas maraming tao ang bumili ng Biblia. Alam niyo po kung ilan? Ayon po sa pagsasaliksik, sinasabi na 44% ang itinaas. Sabi naman ng iba na 66% pa yung itinaas. Ang Amerika po ay talagang bansang Kristiyano. Kapag naaharap sila sa mga pagdurusa, lumalapit po sila sa Biblia. Ang Amerika ay totoong bansang Kristiyano. Anyway, dito sa Biblia, ilang talata po ang nagsasabi ng patungkol sa katapusan ng panahon. Tanda sa kalikasan, tanda sa mga relihiyon, tanda sa ekonomiya at sa politika. Sinasabi ng Biblia ang patungkol sa huling digmaan ng detalyado. Kaya sa Lucas 21 verse 11, magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako'y magkakaroon ng tagutom at mga salot, mga dakilang tanda mula sa langit. Kaya ang ating panahon ay gaya ng sinabi ko sa inyo, tayo ay nasa ilalim ng pandemya sa loob ng 2 at kalahating taon. Lahat ng mga tao sa mundo, dahil sa pandemya ng COVID-19, ay nasa ilalim po nito. Isa sa kada 500 katao ang namamatay, sabi na may kinalaman sa COVID-19. Ganoon po karami. Maraming tao ang namamatay. Ano naman yung tanda sa ekonomiya? Ang mga tao ay tatanggap ng tatak sa kanilang kanang kamay at sa noo, gaya ng sinabi sa Apokalipsis chapter 13. Naniniwala tayo na ang cashless society ay mangyayari talaga. Naririnig at nakikita na natin po ito. Lahat ng ito ay handa na sa panahon natin. At yung tanda sa relihiyon, sa Apokalipsis 17 at 18, sa pamamagitan ng tiwaling Kristyanismo at Katoliko, lahat ng relihiyon ay magkakaisa at bubuo sila ng isang relihiyon. Sa panahon po natin, ito ay halos natupad na. Halos natupad na. Noong 2020, sinubukan itong gawin ng mga tao ngunit naantala. Sa palagay ko ay naantala ito ng kaunti. Malino na sinabi ng Biblia na mangyayari ito sa panahon ng 7 taong kapighatian. Nakikita na natin ito. Kung paanong sinabi ng Biblia, yung tungkol sa panunumbalik ng Israel, ang Israel ay nanumbalik pagkatapos ng 2,600 years at gaya ng sinabi ng Biblia na ang sinaunang Roma ay muling itatayo, ang sinaunang Roma ay nahati at ikinalat. Ito po yung European Union o EU. Nakikita na natin ito. Nakikita na natin ang mga digmaan. Lulusubin ng Russia ang Israel sa panahong iyon. Ang Iran, Ethiopia, Libya at Turkey ay magsasama-sama. Sasakupin po nila ng sama-sama. Ngunit nakikita na natin ngayon na sinasakop ng Russia ang Ukraine. Maaaring naunawaan ng Russia na hindi nila ito magagawa ng mag-isa. Kaya magsasama sila ng ibang mga bansa kapag sinakop na nila ang Israel. At ngayon sa Ezekiel 38 at 39, kapag nilusob na ng Russia ang Israel, ang Iran, Ethiopia, Libya, Turkey ay sasama. Sila ay nasa panig po ng Russia. Nakikita na po natin ito ngayon. Dapat nating maunawaan kung nasa anong panahon na po tayo nabubuhay. Kung saang bahagi ng kasaysayan ng Diyos tayo nabubuhay. Tama po ba? Mabubuhay ba tayo ng walang alam? Bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Dapat po nating maunawaan ang panahon. Tama po ba? Wala na po tayong sapat na oras. Dapat natin itong pag-isipan ng seryoso. Wala na tayong sapat na oras upang mag-evangelize pa. Totoo po ito. Totoo po. Tingnan po natin sa Lucas chapter 12, verse 57. Basahin po natin ang sabay-sabay. Lucas chapter 12, verse 57. Basahin natin. At bakit hindi ninyo hatulan para sa inyong sarili kung ano ang matuwid? Bawat isa ay mayroong kalayaan na humatul at magpasya sa kanilang sarili. Bawat isa sa atin ay dapat hatulan kung alin ang tama o mali. Magpasya kung alin ang tama mula sa mga ito. At dapat ay responsable siya sa kanyang mga pasya. Responsable sa ating sarili. Sa ating sarili. Dahil tayo ay may kalayaan pumili. Kapag pinili natin ang maling daan,
tayo sa ating sarili ay dapat maging responsable sa ating mga desisyon. Makakapagdahilan ba tayo na pinili ko ito dahil sa taong ito, dahil kay Satanas, dahil sa ibang mga tao, dahil abala ako? Hindi tayo makakapagdahilan. Tama po ba? Tama po ba? Bakit hindi ninyo hatulan para sa inyong sarili kung ano ang matuwid? Bakit hindi ninyo hatulan para sa inyong sarili kung ano ang matuwid? Sinasabi ng Biblia sa inyong sarili. Kaya mga kapatid, sinasabi ni Jesus sa mga karamihan, tama po ba sa karamihan? Bakit sinabi ito ni Jesus? Sinasabi ito ni Jesus dahil sa kasamaan ng karamihan ng mga Israelita. Inaalala nila ang tingin sa kanila ng mga relihiyosong Hudyo. Kaya hindi nila hinatulan kung ano ang matuwid kahit na alam nila kung ano ito. At hindi nila ito ginagawa kahit na mayroon silang kakayahan na piliin ang matuwid. Dahil kanino? Dahil sa mga relihiyosong Hudyo. Kaya naman sinaway niya ang karamihan. Ano ang nangyari sa kanila sa katapusan? Maging ang mga relihiyosong Hudyo ay tinanggihan ng Kristo, gayon din ang mga hindi pumili sa matuwid, na kahit na binigyan ng kalayaang pumili ay hindi pinili ang matuwid dahil tiningnan nila ang mga relihiyosong tao. Tinanggihan din po nila ang Kristo. Tingnan po natin sa Biblia, Juan chapter 12. Juan chapter 12, verse 42 hanggang 43. Basahin po natin ang sabay. Gayun din, maging sa mga pinuno ay maraming sumampalataya sa kanya. Subalit dahil sa takot sa mga Fariseo ay hindi nila ito ipinahayag, baka sila'y mapalayas sa mga sinagoga sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Sinabi na maging sa mga pinuno, kahit na sila ay mga sumasampalataya mula sa mga pinuno, hindi nila ito maipahayag sa takot na baka sila'y mapalayas sa sinagoga ng mga relihiyosong Hudyo sapagkat inibig nila ang papuri ng mga tao kaysa papuri ng Diyos. Kaya sa huli, ano ang ginawa ng karamihan sa mga tao mula sa kanila? Ano pong ginawa nila? Pinili nilang tanggihan ang Kristo. Sa Juan chapter 9, pinagaling ni Jesus ang isang ipinanganak na bulag. Ipinatawag ng mga relihiyosong Hudyo ang lalaking ipinanganak na bulag at tinanong siya, "Sino ang nagpagaling sa iyo?" Ang sumagot siya, "Ang taong tinatawag na Jesus ang nagpagaling sa akin." Sabi nila, "Hindi ba't makasalanan si Jesus? Imposible na pinagaling siya ni Jesus." Kaya pinatawag nila ang kanyang mga magulang at tinanong ang kanyang mga magulang kung ang kanila bang anak ay bulag na mula ng pagkapanganak. At sumagot sila ng oo at nagtanong muli ang mga relihiyosong Hudyo kung ganoon ay paanong nabuksan ang kanyang mga mata. At ano po ang sinagot ng mga magulang dahil sa takot silang mapalayas sa sinagoga? Sabi nila, "Siya'y may sapat na gulang na, tanungin ninyo siya." Sinabi nila ang ganito, bakit po? Dahil baka sila ay mapalaya sa sinagoga. Tinawag nilang muli ang taong dating bulag at sinabi sa kanya, "Nalalaman mo ba na makasalanan ang taong ito?" "Tama, ang taong bulag mula nang ipinanganak ay nabuksan ang mga mata." Kaya ano ang sinagot niya? Sa Juan chapter 9 verse 25, sumagot siya, "Kung siya'y makasalanan na hindi ko alam, isang bagay ang nalalaman ko, bagaman ako'y dating bulag, ngayon nakakakita na ako." "Tama, kaya gaano siyang katapang?" "Opo. Totoo na ang ating mga mata ay nabuksan. Tayo man ay ganoon din. Oo, totoo na ako ay ligtas na." Tama po ba? "Tama po. Tayo ay tumanggap ng buhay." At sinabi rin niya sa Juan 9:27, "Ibig din ba ninyong maging mga alagad niya?" Sapagkat ang mga relihiyosong ito ay patuloy na tinatawag na makasalanan si Jesus, ano ang ginawa ng lalaki na buksan ng mga mata? Hindi ganoon. Alam natin, hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Hindi siya makasalanan sapagkat tiyak na binuksan niya ang aking mga mata. Malinaw niyang sinabi ito at pagkatapos pinalaya siya ng mga relihiyosong Hudyo. At ano ang ginawa ni Jesus? Ngunit iyong karamihan sa mga Israelita, sa Lucas chapter 12, sila na dahil sa takot na mapalaya sa sinagoga, kahit na dapat nilang piliin ang matuwid na bagay at kahit na dapat pumili sila para sa kanilang sarili, ay hindi pumili para sa kanilang sarili kundi sa halip ay sumang-ayon sa opinyon ng mga relihiyosong Hudyo. Ang ganitong mga tao ay mapagkunwari. Kung titingnan po natin sa unang hari sa chapter 21 verse 20 at sa 25, sinabi po kay Haring Ahab,
Iyong ipinagbili ang iyong sarili. Opo, totoo na si Haring si Ahab ay lumakad sa higit na kasamaan sapagkat inudyukan siya ni Jezebel. Ipinagbili ni Ahab ang kanyang sarili bago pa siya inudyukan ni Jezebel. Ipinagbili ang iyong sarili. Malino po na sinabi ng Biblia na ipinagbili niya ang kanyang sarili. Lumitaw ang ganitong problema dahil nagpa siya si Ahab na talikuran ng Diyos sa kanyang sariling kalooban. At ang pag-uudyok ni Jezebel ay nag-ake sa kanya sa higit pa na masamang landas. Kaya mga kapatid, tayo sa ating mga sarili ay dapat na piliin ang matuwid at tayo rin sa ating sarili ay dapat na maging responsable kung pipiliin natin ang masamang bagay. Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng kalayaang pumili sa bawat tao. Hindi tayo makakapagpalusot sa iba para dito. Tutungo ka ba sa harapan ng Diyos at gagawa ng palusot? Hindi po ninyo ito magagawa, hindi ninyo maaaring gawing palusot ang iba at si Satanas dahil hindi kayo naligtas. At maging pagkatapos ninyong maligtas sa harapan ng Diyos, hindi kayo maaaring magpalusot tungkol sa kung paano kayong namuhay kayo ng maayos o hindi sa inyong Christian life. Kaya ngayon nauunawaan natin ang panahon. Kung nauunawaan ninyo na mayroon tayong dapat gawin, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat din gawin ng mga hindi ligtas? Dapat silang maligtas. Ito ang dapat gawin ng isang tao. Balikan po natin yung Lucas chapter 12, sa verse 58 at 59. Kaya, habang patungo ka sa hukom na kasama ang sa iyo'y nagsakdal sa daan, ay sikapin mong makipag-ayos sa kanya, kung hindi ay kakalad ka rin kanya sa hukom. At ibibigay ka sa hukom ibibigay ka ng hukom sa punong tanod at ipapasok ka ng punong tanod sa bilangguan. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas hanggang sa mabayaran mo ang kahuli-hulihang kusing. Bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Kung naunawaan natin ang panahon, ano ang dapat na gawin ng mga hindi paligtas? Dapat silang maligtas kaagad. Dapat makipagkasundo sa Diyos. Anong daan ang tinutukoy ng talatang sa daan ay sikapin mo ng makipag-ayos sa Kanya? Yung matuwid, meron bang daan ng buhay? Hindi pa ako namamatay. Sinabi na makipagkasundo dahil mayroong problema sa pagitan ko at ng Diyos. Ano po ang problema? Habang patungo ka sa hukom, nakasama ang sa iyo'y nagsakdal. Yun ang problema. Nagsakdal o sa hukuman. Kapag nagtungo ka sa hukuman, sa daan ay sikapin mo ng makipag-ayos sa Kanya. Opo, mayroong nagsakdal o nag-akusa. Sino po nagsakdal? Halimbawa po, ang asawang babae ba ang nagsakdal? Ang asawang lalaki? Sa pagitan ng magulang at ng anak, nagsasakdal? Ang nagsasakdal sa atin ay ang kasalanan po. Sa hindi ligtas na hindi mananampalataya, ang kasalanan na kanyang nagawa ang nagsasakdal sa kanya. Kaya sa bilang 32:23, tiyak na tutugisin kayo ng inyong kasalanan. Ang kasalanan ay bumibihag, ang kasalanan ay nagsasakdal, ang budhi ang nagsasakdal. Roma 2, talatang 15, kanilang ipinakita na ang hinihiling ng kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso, narito ay nagpapatotoo rin ang kanilang budhi, ang kanilang mga pag-iisip ay nagbibintang o nagdadahilan sa isa't isa. Kaya ang kautusan ay nakasulat sa kanilang puso, ang budhi ang nagpapatotoo. Ang budhi ang nagpapatotoo na ang isang tao ay makasalanan. Ano pa po ang nagpapatotoo? Ang kautusan po ay humahatol din. Kaya sa Santiago chapter 2 verse 9, kayo'y inilalantad ng kautusan bilang mga lumalabag. Kaya po, ang kautusan, mga kapatid, yung mga hindi ligtas, dapat kayo magmadali na makipagkasundo habang kayo ay nasa daan pa, kaagad. Ang inyong mga kasalanan dapat mapatawad kaagad at kayo ay maligtas. Maging dito sa sanlibutan, kung iisipin ang mga pisikal na problema, kung sa palagay mo ay wala kang mapapala sa hukuman, hindi ba agad kang makikipagkasundo sa taong iyon bago magpunta sa hukom? Upang hindi ka na mapunta sa hukom? Gayun din, hindi ba't mayroong nagsasakdal sa atin habang tayo ay nasa daan ng buhay? Iyong nagsasakdal ay ang Diyos na siyang hukom. Dapat kayong makipagkasundo agad sa Kanya habang kayo ay nasa sanlibutan pa bago kayo tumayo sa kabila ng kamatayan. At kapag tumayo na kayo sa hukuman, kayo ay hahatulan. At sabi po, kung hindi ay kakalad ka rin Kanya sa hukom at ibibigay ka ng hukom sa punong tanod at ipapasok ka ng punong tanod sa bilangguan. Kaya sa bilangguan, nangangahulugan po na impyerno at hindi ka na makakalabas kapag nakapasok ka na sa impyerno. Hindi ka na makakalabas. Kaya kung nalalaman at naunawaan mo ang panahon, ang bagay na dapat gawin, sa panig ng mga hindi mananampalataya, ayusin ang problema ng kaluluwa, problema sa kaligtasan, problema sa pagkakaroon ng buhay. Maaring may ilan sa atin dito na wala pang kasiguraduhan sa kaligtasan. Kailangan nyo po itong ayusin kaagad, bago mahuli ang lahat, bago magsara ang pintuan. Sa ikalawang Korinto 13 verse 5, siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili.
Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok, kaya dapat natin siyasatin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Malapit na po ang summer retreat. Tama po ba? Kung hindi pa kayo sigurado, dapat kayo magkaroon ng malinaw na resolusyon sa problema sa ng isang kaluluwa at bagay patungkol sa buhay na walang hanggan nang may panalangin. Paano kung wala ng pagkakataon? Hindi ba may pagkakataong pagkatapos noong 2019 summer retreat kung saan naisip natin na nais natin na sa ating mga puso na magkaroon ito taon-taon at hindi natin nagawa sa loob ng 2 taon? Hindi ba kahit nais natin mag-evangelize at ayusin ang problema sa ating kaluluwa kung ang oras ng 2 pagdating ni Jesus o ni Jesus ay dumating na, wala na tayong anumang pagkakataon pa, kaya dapat tayong magsiyasat at mayroon din pagkilos na dapat gawin ng mga ligtas. Ano ang dapat natin gawin ng mga ligtas? Sa Lucas chapter 12 verse 49, tingnan po natin. Ito po ang sinasabi sa lugar na yon, sa verse 49 hanggang 53. Ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa at nais ko sana na ito ay nagniningas na. Ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Sa palagay ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, sa halip ay pagkakabahabahagi. Sa palagay ba ninyo ay pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, sa halip ay pagkakabahabahagi. Sila'y magkakabahabahagi. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa kanyang ina. Ang biyen ng babae laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae laban sa kanyang biyen ng babae. Narito ang sinabi ni Jesus, ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa. Ang layunin ng pagparito ni Jesus ay sinabi niya mismo na, ako'y naparito upang maghagis ng apoy sa lupa. At ang apoy ay nagliliyab na, wala nang kakailanganin pa. Ninais ni Jesus na ang apoy ay nasa lupa na. Ang Panginoon ay pumarito upang maghagis ng apoy sa lupa at ninais na ito'y nagniningas na. Kaya ngayon, para sa bagay na ito, sinabi ni Jesus sa verse 50, ako'y mayroong bautismo na ibabautismo sa akin at ako'y nababagabag hanggang hindi ito nagaganap. Ang bautismo na tatanggapin ni Jesus dito ay ang krus. Si Jesus ay binautismoan sa krus na una upang makita na ang ebanghelyo ay naisakatuparan na at upang ang maraming tao ay maipanganak sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya habang ang ebanghelyo ay lumalaganap sa buong mundo. Ang Panginoon po ang unang naghirap at ang Panginoon ang unang nagdusa. Kaya mga kapatid, pag-isipan po ninyong maigi ang krus ni Jesus. Paano nating lahat malalaman ang pagdurusa ng Panginoon? Ang mga pako ay pinako sa magkabilang kamay ng Panginoon. Paano kaya kung tayo ang ipinako sa ating mga kamay? Ang nerves ng Panginoon ay pinutol at siya ipinako mula 9 ng umaga hanggang 3 ng hapon sa loob ng 6 na oras. Kaya ngayon, upang maisakatuparan ang ebanghelyo ng biyaya para sa mga tao upang sila ay maligtas, si Jesus ay tahimik na dumanas ng pag-uusig, panlilibak, hinamak at kinapuutan ng mga tao, subalit siya ay tahimik na nagtungo sa kanyang sariling daan at sa huli, isinakatuparan ang ebanghelyo doon sa krus. Kaya nga, ngayon, nais ni Jesus na magpaningas ng apoy sa lupa. Ano po ba ang apoy na ito? Ang apoy ay may katangian na mainit at ang apoy ay may katangian na kumakalat sa halip na manatili lang sa isang lugar. Kaya ang apoy ay may katangian na mainit at kumakalat. Ngayon, silang mga sumasampalataya sa ebanghelyo sa kanilang mga kaluluwa, doon ay mayroong pag-ibig ng Diyos na sa nilalaman ng ebanghelyo, hindi po ba? Kaya silang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay pagniningasin ng apoy ng pag-ibig ng Diyos. Silang mga sumasampalataya sa ebanghelyo ay mayroong passion para sa ebanghelyo. Silang sumasampalataya sa ebanghelyo ay mayroong pagnanais na ipalaganap ang ebanghelyo na gaya ng apoy na kumakalat sa paligid nila. Yan po ang apoy. Hindi ba dito ang nais ng Panginoon mula sa bawat isa sa atin? Ang Panginoon ay pinagkalooban tayo ng puso na ibigin ng Panginoon at ang ebanghelyo at inilagay niya ang apoy sa ating puso upang ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Hindi ba ito ang ginawa ng Espiritu Santo na dumating po sa atin? Kaya nga sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Sinabi na sa Biblia sa mga Gawa chapter 2, kapag dumating na ang Espiritu Santo, sa kanila ay may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila.
Dito po'y bawat isang tao. Dito po'y mayroong maraming tao sa balit, bawat isa sa kanila sa parehong oras. Bawat isa sa atin ay mayroong apoy ng Espiritu Santo. Kapag ang Espiritu Santo ay dumating, magkakaroon tayo ng alab, maalab, nag-aalab na puso para sa Panginoon. Isang puso na umiibig sa Ebanghelyo at passion na ibahagi kung ano ang ibinigay sa atin. Ano po ba ang nais na makita ng Panginoon sa atin? Kung mayroon tayo nito, ang Panginoon po ay masisiyahan. Kung wala nito, ang Panginoon ay hindi masisiyahan. Nais na makita ito ng Panginoon. Kaya nga, isinasakatuparan niya ang Ebanghelyo ng biyaya at dumaan sa pagdurusang iyon ng tahimik. Tayo po ay nasa harap ng summer retreat. Sa summer retreat po ay nag-evangelize tayo habang mayroong maraming espiritual na digmaan. Gaya po sa Unang Tesalonica, sa chapter 2, sa verse 2, tulad ng inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang Ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng maraming mga kahirapan, sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Merong labanan. Ang salitang pagsalungat ay lumalabas dito ng tatlong ulit o pagtatalo. Ngayon, ang layunin ng pagparito ni Jesus ay upang bigyan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Gayunpaman, mayroong mga demonyo na hindi naunawa ng Ebanghelyo at sinasalungat ito dahil ang diablo ay kumikilos sa tao at sa huli ang ilang mga tao ay lumalaban, nilalabanan ng Ebanghelyo, kaya't mayroong pagsalungat. Kung mayroong dalawang ligtas na tao at tatlong taong hindi ligtas sa isang pamilya, mayroong pagtatalo sa pagitan ng dalawa at ng tatlo at hindi po ito maiiwasan. Sinasabi ngayon ni Jesus na ito'y natural. Natural lang po, kung hindi po ito nangyayari, yan po yung mas kakaiba. Kaya ano ang dapat natin gawin? Ang pagtatalo ay natural lang, kaya nga dapat ihanda natin ang ating puso ng maayos, maghanda at harapin ito ng may matapang na puso, hindi po ba? Si Elias ay naging matapang sa harap ng 400 mga propeta ni Baal. Ano po ba ang pinanalangin ni Elias sa Diyos? Ipakilala mo sa araw na ito na ikaw ay Diyos sa Israel at ako ay iyong lingkod at aking ginawa ang lahat ng bagay na ito sa iyong pag-uutos. Kaya ganoon din sa ating summer retreat, ang mga tao ay dapat na makibahagi at makita na ang Diyos na nasa Biblia ay ang tunay na Diyos at ipinapangaral natin ang salita ayon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan nating makita na ang lahat ng bagay ay ginagawa ayon sa salita ng Diyos. Kaya dapat po sama-sama po tayo na magpunta po doon para po dito sa bagay na ito. Si Elias ay naging matapang. Hindi ba't si Moises ay matapang rin sa harapan ng Faraon na hari ng Ehipto? Nagtungo siya sa harapan ng Faraon na hari ng Ehipto at sinabi, hayaan mong umalis ang bayan ng Israel. Ito ang ipinag-uutos ng Diyos. Ito ang utos ni Jehovah sa Exodus chapter 5 verse 2. Ngunit sinabi ni Faraon, sino ang Panginoon? Sinabi niya, hindi ko kilala ang Panginoon. Saka hindi ko papahintulutang umalis ang Israel. Ang Faraon na hari ay hindi sila hinayaan na umalis sa madaling paraan, kaya't ang salot ng Diyos ay patuloy na ibinigay. Kaya ang Faraon ay nagkompromiso. Paglingkuran ninyo ang inyong Diyos sa lupaing ito, huwag kayong masyadong lalayo o tanging mga kalalakihan lang ang aalis. Iwanan lamang ninyo ang mga kababaihan at ang mga bata. Iwan din ninyo ang mga baka at ang mga tupa. Kung iwan po nila ang mga baka at mga tupa sa huli, sila ay babalik para sa kanila, para doon sa mga hayop. Kaya't patuloy siyang nakikipag-ayos, subalit si Moises ay hindi nakipagkompromiso sa hari dahil natanggap niya ang salita ng Diyos hanggang sa huli. Hindi siya nagbago ng kanyang isip sa harap ng kalooban ng Diyos. Kaya sa huli, sila ay nakalabas. Sa huli, sila ay nagtagumpay. Meron pong pagsalungat, subalit ang Diyos ay kasama natin. Tutulungan tayo ng Diyos. Ang Panginoon na taimtim na nagnanais para sa apoy ng Ebanghelyo, apoy ng pag-ibig at apoy ng evangelism ang magniningas sa ating church. Hindi ba siya tutulong? Ang Panginoon po'y tutulong sa atin. Dapat tayong sumampalataya sa Panginoon at gawin ang makakaya sa retreat. Haharap tayo sa isang spiritual na digmaan. Ang digmaan natin ay parating na, kaya dapat tayong makibahagi. Mag-isip na po kayo kung sino ang dadali natin doon. At kung mayroon mang miyembro natin na pagod na, kailangan natin silang dalhin at muling mapanauli ang kanilang pananampalataya. At habang naglilingkod tayo sa retreat, doon ay lumalago tayo sa pananampalataya at nakakakuha ng kalakasan. Kailangan nating makita ang pagkilos ng Panginoon sa lahat po ng oras. Hindi po ba? Tayo po ay una sa oras at timing ng summer retreat. Gayunpaman, kung tayo ay talagang hindi makikibahagi sa digmaan at gawin ang ibang mga bagay sa harap ng oras na ito at pagkakataon, tayo ay hindi magiging mahalaga sa mga mata ng Diyos at hindi magiging mahalaga sa ating sariling budhi. Dapat sama-sama tayong pumunta. Manalangin na po tayo. Mahabagin at pagbiyaya naming Amang Diyos, maraming salamat po.
Salamat po sa pagliligtas sa amin at sa pagtulong sa amin na makilala ang aming oras at panahon. At sa pangunguna na sa amin na kumilos ng mahalaga sa oras at panahon. At sa oras po nito, bago ang oras ng ikalawang pagdating ng Panginoon, bago ang summer retreat, pakiusap, ipaalala mo po sa amin ang higit ang tungkol sa kung ano ang dapat naming gawin, kung paano ang Panginoon ay nagpaningas ng apoy ng pag-ibig, ang apoy ng Espiritu Santo at ang apoy ng evangelism, naghahanap ng maliligtas na kaluluwa sa aming church sa nakaraan, pakiusap, pagningasin mo po sa aming mga puso bago dumating itong summer retreat. Tulungan mo po kaming gawin ang lahat ng dapat naming gawin at tulungan mo po ang bawat isa sa amin na maging mahalaga at makibahagi sa espiritual na digmaan. Pakiusap, tulungan mo po kami na makita ang dakilang gawa ng Diyos sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagsama at paggabay sa amin sa lahat ng paghahanda para sa summer retreat. Pagkalooban mo po kami ng pagnanais para sa maraming kaluluwa na maligtas at naway manalangin kami ng sama-sama at makibahagi. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus na sa amin ay nagligtas. Amen.